Welcome to this channel. Ang presentation ngayon ay ilan sa mga documented stories about the miracles of the scapular of Our Lady of Mount Carmel. Ayon sa revelasyon ng ilang saints tulad ni Saint Padre Pio at Saint Gemma Galgani at ilang well-known exorcist priests tulad ni na Father Bing Arellano, Father Francisco Sikia, Father Chad Ripenger, Father Gabriel Amorth, malaki ang galit ni Satanas sa pangalan ng mahal na inang berhen at sa kanyang scapular. Ayon kay Satanas, ang garment na ito ang dahilan kung bakit maraming kaluluwa ang nawawala sa kanya. Ang tawag niya kay Mama Mary ay ang babaeng iyan. Dahil ang babaeng iyan, na full of grace at walang bahid ng anumang kasalanan, ay isang nilalang lamang na tatalo sa kanya at hindi niya iyon matanggap. Noong 1241, ang baron ng England ay bumalik mula sa krusada sa Palestine. Dinala niya ang isang grupo ng mga relihiyoso mula sa banal na bundok ng Carmel. Ang mga monghe ay itinira sa isang manor house sa bayan ng Aylesford. Makalipas ang 10 taon sa lugar ding iyon, nagpakita ang mahal na berhen sa mongheng si Simon Stock. Iniabot niya ang brown woolen scapular na mistulang garment kay Saint Simon at sinabing, "Ito ang magiging pribilehiyo para sa iyo at sa lahat ng mga Carmelites." Sinabi ng mahal na berhen na ang sinumang mamamatay na suot ito ay hindi magdurusa ng eternal fire. Isuot mo ito ng may debosyon. Sa paglipas ng panahon, in-extend ng simbahan ang napakagandang pribilehiyong ito sa lahat ng magsusuot nito ng may tiyaga at pananalig. Ayon pa sa mahal na inang berhen, kapag ito ay isinuot, siya ay nasa isipan natin at ganoon din siya sa atin. At ibibigay niya ang kanyang pagmamahal, protection at tulong para sa buhay na walang hanggan. Ang mga sumusunod na totoong kwento ay magbibigay ng maikling ideya kung paano tinutupad ng ating mahal na ina ang kanyang pangako. Sa mismong araw na ibinigay ng mahal na inang berhen ang scapular kay Saint Simon Stock, agad na may tumawag sa kanya na humingi ng tulong. "Father, my brother is dying and he is in desperation." Mabilis silang umalis patungo sa naghihingalong lalaki. Pagdating ng pari ay inilagay niya ang kanyang malaking scapular sa dibdib ng lalaki at hiniling sa mahal na ina na tuparin ang kanyang pangako. Kaagad na nagsisi ang lalaki at namatay ito in the grace and friendship of God. Noong gabing iyon ay nagpakita ang namatay sa kanyang kapatid at sinabing, "Naligtas ako sa pamamagitan ng pinakamakapangyarihang reyna at ang damit na inilagay ng taong iyon sa aking dibdib ay isang armas at pananggalang." Ayon kay Saint Alphonsus Liguori, ang mga makabagong heretics ay tinutuya ang pagsusuot ng scapular. Tinutuligsa nila ito bilang kalokohan lamang. Ngunit alam natin na marami sa mga pope ang nag-aproba at nagrekomenda nito. 25 years after the scapular vision, inilibingsibol said Pope Gregory X na nakasuot ng scapular. Nang buksan ang kanyang libingan after 600 years, pagkatapos ng kanyang kamatayan, natagpo ang buo pa ang kanyang scapular. Dalawang mahusay na tagapagtatag ng religious order sina Saint Alphonsus Liguori ng Redemptorist at Saint John Bosco ng Salesian ay parehong may napaka-espesyal na debosyon sa Our Lady of Mount Carmel. At parehong nakasuot ng kanilang brown scapular nang sila ay namatay. Pareho silang inilibing sa kanilang mga kasuotang pari, nasuot pa rin nila ang scapular. Pagkalipas ng maraming taon, ang kanilang mga libingan ay binuksan. Ang mga katawan at mga sagradong kasuotan, kung saan sila ay inilibing ay nauwi na sa alabo. Subalit perfectly intact pa rin ang brown scapular na isuot nila. Ang scapular ni Saint Alphonsus Liguori ay nasa exhibit sa kanyang monasteryo sa Roma na namatay noong 1787. Sa buong kasaysayan, hindi na mabilang ang mga kaluluwang Kristiyano na nagpatunay na isang malakas na depensa ang scapular laban kay Satanas. Sa booklet na Garment of Grace, ang ebidensya ay matatagpuan sa buhay ni Venerable Francis Apes.
Ayon sa kwento, isang araw ay nahulog ang kanyang scapular. Habang binabalik niya sa kanyang liig, nakarinig siya ng demonic na tinig at ungol at sinabing itapon mo ang abitong iyan na umaagaw ng napakaraming kaluluwa sa amin. Pagkatapos niyon ay napaamin ni Venerable Francis ang Diablo na mayroong tatlong bagay na pinakakinatatakutan ng mga demonyo. First is the Most Holy Name of Jesus, second is the Most Holy Name of Mary, and third, the Scapular of Our Lady of Mount Carmel. Bilang isang halimbawa ng kapangyarihan ng sakramental ng scapular na agawin ang mga kaluluwa mula sa Diablo, ginamit ni St. Peter Claver ang brown scapular sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa misyon. Bawat buwan, 1,000 mga alipin ang dumarating sa Cartagena, Colombia at South America. Siniguro ni St. Peter Claver na ang mga taong ito ay maturuan ng katekismo, mabinyagan at maisuot sa kanila ang scapular. Isang araw noong taong 1944, isang Carmelite missionary sa Holy Land ang tinawag sa isang internment camp para magbigay ng last rites. Pinababa na ng Arabong bus driver ang pari sa 4 milya pa mula sa kampo dahil mapanganib at maputik ang kalsada. Pagkaraan ng 2 milya, natagpuan ng misyonero ang kanyang mga paa na palalim ng palalim na lumulubog sa putikan. Sa pagsisikap na makakuha ng solidong lugar na matatapakan, nadulas siya sa isang maputik na pool. Papalubog na siya sa kanyang kamatayan sa tagong lugar na iyon, naisip niya, ang mahal na inang birhen at ang kanyang scapular. Hinalikan niya ang kanyang scapular, sapagkat suot niya ang buong habit na ito, tumingin siya sa banal na bundok ng Carmel, ang lugar ng pinagmula ng debosyon sa Ina ng Diyos at sumigaw siya. Banal na Ina ng Carmel, tulungan mo ako. Iligtas mo ako. 1 sandali pa, natagpuan niya ang kanyang sarili, sa matibay at solidong lupa. Nang maglaon ay sinabi niya, alam kong iniligtas ako ng mahal na inang birhen sa pamamagitan ng kanyang brown scapular. Nawala sa putik ang aking mga sapatos at natabunan ako ng mga putik, subalit nagawa ko pa ring maglakad ng 2 milya pa at habang pinupuri si Maria. Ang isa pang kwento ng scapular ay naganap noong taong 1845. Sa huling bahagi ng tag-araw ng taong iyon, ang barkong Ingles na King of the Ocean ay natrap sa isang nagngangalit na bagyo. Habang walang awang hinahampas ng hangin at dagat ang barko, isang ministrong Protestante, kasama ang kanyang asawa at mga anak, at iba pang mga pasahero, ang mga nagsipagdasal para sa awa at kapatawaran dahil nahihiwatigan na nila ang kanilang katapusan. Kabilang sa mga tripulante ay isang kabataang Irish na si John Colliffe. Nang makita ng binata ang panganib at nakakatakot na sitwasyon, hinubad niya ang kanyang scapular at nag-antanda ng krus sa ibabaw ng rumaragasang alon, itinapon niya ang scapular sa karagatan. Sa sandaling iyon, kumalma ang hangin. Isang malumanay na alon na lamang ang umakyat sa barko, nadala ang scapular na tumapik sa paanan ni John. Sa lahat ng kaganapang ito, ang ministro ay maingat na nagmamasid sa mga aksyon ni John at ang mahimalang epekto ng mga pagkilos na iyon. Sa pagtatanong niya sa binata, sinabi ni John ang tungkol sa banal na birhen at sa kanyang scapular. Si Ginoong Fisher, ang ministrong Protestante, at ang kanyang pamilya ay labis na humanga. Kalaunan, napagpasiyahan nilang pumasok sa simbahang Katoliko upang tamasahin din nila ang proteksyon ng Our Lady at ng kanyang scapular. Mas malapit sa ating sariling kapanahunan, noong Mayo, ng taong 1957, isang paring Carmelite sa Germany ang naglatala ng hindi pangkaraniwang kwento kung paano iniligtas ng scapular ang isang tahanan mula sa apoy. Isang buong hanay ng mga tahanan ang nasunog sa West Boden, Germany. Ang mga mananampalatayang naninirahan sa isang two-story family home, nang makita ang sunog, ay agad na ikinabit ang isang scapular sa pangunahing pintuan ng kanilang bahay. Lumipad ang mga spark ng apoy sa ibabaw at paligid ng tahanan, ngunit nanatiling hindi naapektuhan ang bahay. Sa loob ng 5 oras, 22 bahay ang naging abo.
Ang isang bahay na nanatiling nakatayo at hindi nasira ay ang maiskapular na nakakabit sa pintuan nito. Ang daan-daang mga tao na pumunta upang makita ang lugar na iniligtas ng Our Lady ay mga naging saksi sa kapangyarihan ng scapular at sa intercession ng mahal na Birheng Maria. Isa sa mga pinakapambihira sa lahat ng insidente ng scapular ay naganap sa Estados Unidos. Nangyari ito noong pagpasok ng bagong siglo sa bayan ng Ashtabula, Ohio, nang ang isang lalaki ay naputol sa dalawang bahagi sa pagdaan ng tren at suot niya ang scapular. Sa halip na mamatay kaagad, nanatili siyang buhay at conscious sa loob ng 45 minutes. Sapat na oras iyon hanggang sa dumating ang isang pari upang mangasiwa ng mga huling sakramento. Ang mga ganitong pangyayari at himala ay nagsasabi sa atin na ang ating mahal na ina ay personal na mag-aalaga sa atin sa oras ng ating kamatayan. Napakadakila at makapangyarihang ina si Maria na hinding-hindi niya tayo bibigin sa mga pangako ng scapular na ang kanyang mga anak ay mamatay sa grasya ng Diyos. Ang isa pang himala ng scapular ay may kinalaman sa isang paring Francis na nagpunta sa isang pilgrimage. Papunta na siya sa misa nang maalala niyang nakalimutan niya ang kanyang scapular. Alam niyang mahuhuli siya kung babalik pa para kunin ito, ngunit hindi mawala sa kanyang isip na mag-aalay siya ng misa sa altar ng Our Lady nang wala ang kanyang scapular. Maya-maya, habang siya ay nagdaraos ng misa, isang binata ang lumapit sa altar, bumunot ng baril at binaril ang pari sa likod. Sa pagkamangha ng lahat, ipinagpatuloy ng pari ang pagdarasal sa misa na parang walang nangyari. Noong una ay inakala na ang bala ay mahimalang lumihi sa target nito. Gayunpaman, sa pagsusuri, natagpuan ang bala na nakakabit o sumangga sa munting brown scapular na mahigpit ang pag-aalala ng pari na hindi niya suot ito. Dapat din nating ibigay ang scapular kahit hindi Katoliko, huwag lamang nilang pagtawanan. Ang mahal na Birhen ay magdadala ng conversion sa mga magsusuot nito at magdasal lamang ng isang Hail Mary every day tulad ng totoong kwento na ito. Isang matandang lalaki ang isinugod sa St. Simon's Stock Hospital sa New York City, walang malay at naghihingalo. Ang nurse nang makita na may brown scapular ang pasyente ay agad na tumawag ng pari. Habang binibigkas ang mga panalangin para sa naghihingalong lalaki, nagmulat ito at nagsalita. Father, hindi ako Katoliko. Kung gayon, bakit nakasuot ka ng brown scapular? Tanong ng pari. Nangako ako sa aking mga kaibigan na isusuot ito, paliwanag ng pasyente, at magsabi ng isang Hail Mary bawat araw. Nasa bingit ka na ng kamatayan, sabi ng pari. Gusto mo bang maging Katoliko? Buong buhay ko, gusto kong maging isang Katoliko, sagot ng naghihingalong lalaki. Siya ay nabinyagan, natanggap ang huling ritual, for a dying person, at namatay ng may kapayapaan. Kinuha ng Our Lady ang isa pang kaluluwa sa ilalim ng kanyang mantel sa pamamagitan ng kanyang scapular. Noong panahon ng Spanish Civil War, noong dekada ng 1930, 7 komunista ang hinatulan ng kamatayan dahil sa kanilang mga krimen. Sinikap ng isang paring Carmelite na ihanda ang mga lalaki para sa kanilang kamatayan, tumanggi sila. Bilang isang huling paraan, dinalhan niya ang mga lalaki ng sigarilyo, pagkain at alak, at tiniyak sa kanila na hindi na siya magsasalita ng tungkol sa relihiyon. Hindi nagtagal, lahat sila ay naging kaibigan ng pari. Nakakuha siya ng pagkakataon na humingi sa kanila ng isang maliit na pabor. Pwede bang ang bawat isa ay magsuot ng scapular? 6 ang sumang-ayon, tumanggi ang isa. Hindi nagtagal lahat ng nagsuot ng scapular ay nagtungo sa confession. Patuloy na tumanggi ang 7. Para lang mapasaya ang mga kaibigan, nagsuot na rin siya ng scapular at wala na siyang iba pang gagawin. Malapit na ang sandali ng pagbitay, subalit nilinaw pa rin ang 7 lalaki na hindi niya hihilingin ang pari. Bagaman nakasuot ng scapular, determinado siyang mamatay bilang isang kaaway ng Diyos. Sa wakas, ibinaba na ang utos, nangyari ang firing squad at 7 walang buhay na katawan ang nakitang nakahandusay. Isang hiwaga ang nangyari,
isang scapular ang natagpuan, humigit kumulang 50 feet mula sa mga katawan ng namatay. 6 na lalaki ang namatay with Mary's scapular, ang ikapito ay namatay na walang scapular. Ito ang paliwanag ni Blessed Cloud sa misteryo ng nawawalang scapular. Yung ikapito ay nais na mamatay sa kanyang kasalanan. Ang pahiwatig ay natanggap niya iyon. Isinalaysay ni Blessed Cloud ang tungkol sa isa pang lalaki na sinubukang lunurin ang sarili ng 3 beses. Siya ay nailigtas ng labag sa kanyang kalooban. Sa wakas ay napagtanto niya na suot niya ang kanyang scapular. Desididong mamatay, tinanggal niya ang scapular sa kanyang liig at tumalon sa tubig. Nang wala ng proteksyon sa kasuotan ng inang birhen, natupad niya ang kanyang nais na matay siya sa kanyang mga kasalanan. This true story was originally published in German periodical, Seenmutter, and translated by Anna Pertzsch. It was reprinted with the permission of Fatima Findings in Baltimore, Maryland, the publication of the Reparation Society of the Immaculate Heart of Mary. Ang aking batalyon ay miyembro ng Iron Brigade. We are moving forward. Pagkalampas namin sa Eindhoven, dumaan ang aming mga truck at tangke sa Uden. Sa gabi ay nagkampo kami sa isang lumang bukid na malapit sa Nijmegen. Sa likod ng bahay ay may isang old wooden pump na napapalibutan ng mga bricks. Nag-aalok ito ng magandang pagkakataon para sa isang sundalo na hugasan ang pawis at alikabok ng kanyang katawan sa mga oras ng pakikipaglaban. Isa ako nakasama sa grupo kaya itinapon ko ang jacket ko sa lupa at isinabit ang scapular ko sa pump habang naglilinis ng katawan. Makalipas ang isang oras, ay nakatanggap kami ng mga utos. Na magpatuloy ng humigit kumulang 1 milya at kalahati pa at umuko pa sa isang trench doon. Inaasahan namin na makatulog ng mapayapa sa buong gabi sa trench na iyon. Higa na sana ako at inaalis ang buttons ng kwelyo ko nang sa sobrang takot ko ay napagtanto kong wala na pala ang scapular ko. Ito ay regalo mula sa aking ina. Nadala ko ito sa buong digmaan at ngayong papalapit na kami sa mas panganib ay wala ito sa akin. Mahirap nang balikan ko ito kaya sinubukan kong hindi na lang isipin ang tungkol dito at matulog. Hindi ako makatulog. Sa paligid ko, ang aking mga kaibigan ay natutulog na. Sa wakas ay nadaig ako ng pagnanais na maibalik ang aking scapular. Ako ay gumapang sa gitna ng aking mga kasamang natutulog. Hindi ganoon kadaling malagpasan ang gwardiya, ngunit nagawa ko ito at tumakbo pabalik sa direksyon na aming pinanggalingan. Napakadilim noon, gayunpaman ay swerte pa rin ako dahil sa maikling panahon ay nakabalik ako sa bukid at sa pump. Ang aking mga kamay ay lumilipad na naghahanap sa paligid ng pump, ngunit ang scapular ay wala. Gagamit na sana ako ng posporo nang may marinig akong nakakatakot na pagsabog. Ano ang dapat kong gawin? Senyales ba iyon ng pag-atake ng kaaway? Sa abot ng aking makakaya, ay tumakbo ako pabalik sa aming trench. Baka may magawa ako para sa mga kaibigan ko doon. Malapit sa trench ay nakita ko ang mga inhinyero na abala at nagmamadaling nag-aalis ng mga tambak ng dumi at barbed wire. Sa mismong lugar kung saan natutulog ang mga kasama ko, lumantad ang isang napakalaking shell hole. Bago nila lisanin ang trench na ito ay naglagay ang kalaban ng time bomb dito at ito ay sumabog noong wala ako. Walang nakaligtas sa pagsabog. Kung hindi ako nagpumilit na kunin ang aking scapular, nabaon din ako at namatay. Kinaumagahan ay pumunta ako sa field kitchen at nakita ko ang isang kaibigan doon. Tiningnan niya ako nang may pagtataka. Akala ko kasama kang nailibing sa naging pagsabog. Nagpatuloy ang kaibigan ko, nakahiga na rin ako sa trench, pero bago ako matulog hinanap kita. Pero hindi kita mahanap. Nakita ko ng korporal na naghahanap sa paligid at tinanong ako kung bakit ako nasa labas pa. Nang sabihin ko sa kanya kung ano ang ginagawa ko doon, sinabi niya, magpakaayos ka nga. At inutusan akong kumuha ng tubig. At habang ako ay nasa gawain ng pagkuha ng tubig na mainom, nangyari ang pagsabog. Well, natakasan ko rin ito ng gabuhok, sagot ko.
Ngunit bakit nga ba hinanap mo ako ng gabing-gabi na? Para maibigay ito, sagot niya at iniabot sa akin ang scapular ko na nakuha niya sa lumang pam. Si Ginoong Sisto Mosco ng North Providence, Rhode Island, ay isang veterano ng World War II na nakaligtas at hindi nasaktan sa naging pagsalakay sa Normandy at nang maglaon, ang 7th Fleet War kasama ang Japanese Fleet. Nakuha nila ang Iwo Jima at Okinawa at naging parte ng iba pang madugong labanan sa South Pacific. Pinagtibay ni Mr. Sisto na ang kanyang mahimalang pagkaligtas ay isang perpektong halimbawa ng makapangyarihang proteksyon ng ating mahal na ina ng Mount Carmel. Ang kwento niya, nasa battleship ako ng USS Nevada noong World War II sa Pacific. Palagi kong isinusuot ang aking scapular dahil malapit ako sa simbahan. At iniingatan ko ito sa buong panahon ng digmaan. Ang barko ay puno ng dinamita. Isang suicide plane ang tumama sa deck, malapit talaga sa kinalalagyan ko. Isang matinding pagsabog ang nagbukas sa bakal na pinto ng compartment. Ako lang ang naiwang walang sugat pagkatapos ng pagsabog. Ang lahat ay mga namatay o nabuhay man, subalit malubha ang kalagayan. Ako lang ang hindi nagalaw at iniugnay ko ito sa suot kong skapula. Kalaunan ay nakatanggap si Ginoong Mosco ng papuri mula sa Admiral ng Armada para sa katapangan, ngunit sa kanyang puso ay matatag siyang naniniwala na ang pagkilala ay karapat dapat na mapunta sa Our Lady, ang makapangyarihang berhen. Nagumagawa ng gayong mga kababalaghan sa pamamagitan ng kanyang Garment of Salvation, ang scapular. Promise of Our Lady of Mount Carmel to St. Simon Stock. Whoever dies wearing the scapular shall not suffer eternal death. According to St. Alphonsus Liguori, those who say the rosary daily and wear the brown scapular and who do little more will go straight to heaven. According to St. Dominic, one day through the rosary and the scapular, Our Lady will save the world. According to St. Lucia Santos, of Our Lady of Fatima, Our Lady wants all to wear the scapular. The scapular and the rosary are inseparable. Mayroon po tayong ilang objection sa practice na ito. Una, bakit kailangan pang mamatay ni Jesus to save mankind kung ang pagsuot lang pala ng isang necklace will prevent us from going to hell? Ang mga promises na naka-attached sa mga sacramentals tulad ng scapular ay mga promises din na sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Gospel. Ang isang devotional practice na katulad nito ay pagtulong sa atin upang mamuhay ng alinsunod sa kagustuhan ng Diyos at magkaroon ng authentic faith in God. Kung magkaganoon, anything is possible with God. By being closer to Mama Mary, she is pointing us more to Jesus, to live a life pleasing to her Son. She is the shortcut to the heart of Jesus. She is the Queen Mother. In the Old Testament, the Queen Mother is next to the King. And the King cannot say no to the Queen Mother. She will intercede for us. Pangalawa, ito ay isang idolatry. Hindi po siya idolatry. Kapag isinuot ito, we are pledging and dedicating ourselves to Jesus and Mama Mary, and God recognizes that love and dedication. There is a holiness of intention. Pangatlo, why following Mary? She is not God. You are worshipping idol. Yes, she is not God but the Mother of God. If you will say just the Mother of Jesus, you are heretic. Jesus is both God and man. He has two natures, divine and human. Mama Mary plays an important role in the salvation history. Our Lady of Mount Carmel, pray for us. Special thanks.
Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.